Hi, magandang araw ulit sa inyong lahat. And ako po ay muling nagbabalik sa ating video ngayon sa araw na ito. So, medyo natagalan tayo sa ating next video kasi medyo na busy tayo sa ating mga ginagawa dito sa shop. So, welcome back again to my channel at magandang araw sa inyong lahat ulit. So, bali ngayong araw mga katek ay meron tayong gagawin na isang debunt na yung problema nito ay standby lang. At kahit anong pindot natin sa kanyang power button ay wala talagang respond yung ating unit. So, at sana po'y papalarin tayo at magawa natin to ng maayos para may share naman tayo sa ating mga katek dyan. Sa mga bago at nagsisimula pa lang. And bago tayo magsimula mga katek ay meron tayong gagawin muna yung pinaka-highlight sa ating gagawin ngayon. Yung shoutout na portion. Yung hinihintay ng lahat. So ngayon, nandito yung aking listahan mga katek. Ayan. At pati sa likod. So ngayon, babatiin natin yung ating mga bagong subscriber at mga bagong kaibigan na at mga matagal na nating mga kaibigan na walang sawang tumangkilik sa ating mga ginagawang video. So ayan, una-una sa ating listahan, ito si Circuit Base. My channel to, from Santiago City, Isabela. Shout out sa iyo, Idol. And pakipuntahan natin itong mga katek para meron din itong ginagawang mga tutorial about pag-repair. So sana mapuntahan nyo. At sa aking kaibigan na si Justine Nabarte, yung aking sponsor ng tester na aning. Sabi niya, ibibigyan daw ako ng tester. So, salamat sa iyo, bro. Pagpalain ka pa ng ating Panginoong Diyos. Ayan. At kay, shout out kay Rom Suave. Ayan. Gayudan Dennis from Abra. Shout out sa iyo, Idol. Udamas TV, shout out. Cowboy the Great, shout out sa iyo, bro. Randy Dinidela, Deli Nela. Ayan, nagkamali pa tayo. So may channel din to at sana ay mapuntahan nyo mga katek. Kasi meron itong ginagawang mga videos about electronics. Ayan. At kay J. Erico, shout out. James Mark Bindivel, shout out. At kay at sa ating kaibigan na si Hermilinio Albarracin from Basilan Province, Electronics, Isabela City. Baka paka pangalan niya kanyang ang shop mga katek ay 3V Electronics Isabela City. Yan, shout out sa iyo bro. At kay Tistan TV, may channel din to. Sana ay mapuntahan din natin. At kay June Brisulda, shout out sa iyo idol. Ray Almerdano from Barangay Sarmiento Parang Maguindanao. O yun, mabot na tayo ng Maguindanao. Kay Dennis Gisulga from Riyadh, Saudi. So kabayan natin to, shout out sa iyo bro. At kay Ilijun Pirotso from Davao, shout out. Jojo Tech, may channel din to. At sana ay ating apuntahan rin. Ito si Jojo Tech, shout out sa iyo idol. At kay Sara Pilapil, uy, kaprobinsya ko to, from Luon, Bohol, to Cebu, Liloan, shout out sa iyo. Edward Carcalias from Davao, shout out sa iyo bro. Ophelia Casia, shout out. Tricks and Fix Repair from Pililia Rizal, shout out sa iyo. At kay Jewel Asahid, bagong kaibigan natin. Shout out. Kay sa ating matagal na kaibigan na si Yuan Pren from Iloilo Tech, shout out sa iyo bro. At kay Bong Electronics. At sa panghuli natin ay si Skeptic Analytics, shout out sa inyong lahat. And yung mga malulupit nating mga kaibigan na technician, sana ay papansinahan niyo na mga katek kasi next time ko na kayo i-shout out lahat. Sa ating next video, meron pa naman tayong ginagawang mga video dito. So, next time na lang kayo mga idol. Kasi para hindi tayo mabaan sa ating video ngayon. So, ayan. So, bali, ang gagawin natin ngayon ay yung debunt na standby lang, 40 inches siya. So, ngayon mga katek, samahan niyo ako at simulan na natin to. So ayan, magandang araw sa inyo mga katek. And ito yung unit natin ngayon. Isang diban. So bali, problema nito mga katek ay standby lang. Tapos pipindutin natin yung kanyang power button dito. Ay hindi siya nag-respond. So nanatili siyang naka-standby lang. So ngayon, check nga natin kung talagang naka-standby lang nga ba ito mga katek. So ayan, plug in tayo. Pasensya na tayo mga katek kasi sira yung ating bumbilya dito sa taas. Kaya medyo madilim. Ayan. So ngayon, kung titignan natin mga katek, ayan, meron na siyang standby.
So ngayon pindutin natin tong kanyang power button dito. So pindutin natin yan, pipindutin natin. So yan mga katek, wala siyang respawn. Kasi pag ganito mga demand eh, kapag nag-uusilit ay magkukulay blue at ayan, o di kaya mamamatay yung kanyang standby lights kapag nag-uusilit na siya. So ngayon wala talagang respawn mga katek. So ngayon mga katek ay dito tayo muna sa ating power supply board. Tayo ay mag-voltage checking muna. Yan. Kapansinin natin dito mga katek yung label ng ating power supply. So check natin yung pin number 3 na yung pin number 4 at 5 kung mayroon bang boltahe. Ay, hindi pala, yung pin number 5 at saka 6 yung green at blue. Ayan. So meron siyang ayan, 12 volts. Tapos yung blue naman, ayan, meron din siyang 12 volts. Ayan. Tapos sunod ng 12 volts standby. So ngayon meron siyang standby na 3.8 volts. Okay siya. Tapos next naman ng standby ay so ground ito. Tapos ng ground, sandali lang. So standby siya yung violet. Tapos yung gray naman ay ground. Ayan. Tapos dito tayo sa 16 volts. Ayan, meron siyang 16 volts mga katek. Bali, yung 18 pala mga katek ay hindi na ground. Ito ay 16 volts rin na supply. Ayan, 16 volts siya. Nagkamali tayo, sorry. So ito lang pala yung dalawang ground at saka yung kasunod ng standby. Ito yung ground niya mga katek. Ah, hindi pala yung kulay. Ayan, yung kulay gray. So yan mga katek. So ngayon pupunta tayo dito ngayon mga katek sa ating power supply kung yung mga MOSFET dito ay meron bang nilalabas na mga boltahe. So ngayon magsisimula tayo dito sa ating mga MOSFET. So ito yung source ng ating MOSFET. Yan, ito ay nasa 12 volts. So yan. So lipat natin yung ating tester kasi masyadong malayo tayo mga katik. Yan. Ito ba hindi? Ayun ang makisama. So yan. So ngayon mga katik. Uy. Ayun, meron tayong nakita mga katik. Parang butas yung kanyang MOSFET. Ayan. So kung mapansin natin ito mga katik, yung ibang MOSFET ay normal naman, hindi siya nabutas kasi itong isang to. Bali ang number nito mga katik ay basahin nga natin. Hindi maklaro ay si Q4459. So ayan, butas siya. So tingnan natin kung may out ba siya. Ito pala mga katik ay tulad nung ginawa natin sa Sony. Itong mga MOSFET na to, ito yung mga power supply. Ito yung tatanggap sa ating power supply na nanggaling sa ating main power supply. Tapos lalabas dito yung supply papunta naman sa ating main board. Ayan. Check nga natin kung meron man siyang out. Ayun, wala. Zero siya mga katek. So check natin yung ibang mga MOSFET dito mga katek. Ayan. So yung source niya, ano ba yan? So bali yung source nito, meron siyang 16 volts. So ayun. Tinanggal natin mga katek kung meron man siyang out. So meron siyang 16 volts na source. So yung drain na out niya, ayan, check natin. So meron siyang 16 volts. So okay siya mga katek. So ito namang katabi niya, check natin. Anong boltahe dito. Ayan, nabablard na naman. Ayan, meron siyang 5.1 volts. So ngayon naman, tingnan natin yung kanyang drain out. Ayan, so meron din siyang, ano ba to? Meron siyang, oh yun, wala. So wala siyang out mga katek. Walang out. Meron siyang in. Ayan, meron siyang in na 5.1 dun sa source. Tapos yung out drain ay wala.
Ayun mga katek, wala siya. So, mapapansin natin dito mga katek na mayroon, siguro may problema tong muspit na ito. Bali yung tatlo nito mga katek ay same number lang na Q4459. Ayan, yung tatlong yan. So, bali, nung nadaanan natin yung Sony na problema, siguro yung in nito, 12 volts, yung source nito ay 12 volts, ayan. And for sure, siguro yung out nito, siguro, sigurado ay 12 volts yung mga katek. So, try nga natin tong jump yung source natin mga katek, papunta dito sa drain. Kung mayroon bang out dito sa ating 5.1, ayan. Kung may out pa siya dito. So, ngayon mga katek, ay jumper muna natin yan. Pause muna tayo mga katek. So ayan mga katek, no? So bali tinanggal natin yung ating mainboard mga katek kasi gusto ko sanang i-short o i-jumper tong kanyang 12 volts na source dito sa ating drain. Kaso nung chine ko, nung nag-resistance checking ako ay may grounded pala siya mga katek, so hindi siya gagana. So sandali lang mga katek. So ayan mga katek, balik tayo. May tinawag tayo ni Boss Mining. So naputol yung ating video. So ngayon mag resistance reading tayo dito mga katek. Set natin yung ating tester doon sa buzzer. Yeah. So tingnan natin dito mga katek. Point natin yung negative dito sa ating ground. Ayan, nakaground tayo ngayon. So yun, check natin dito sa ating drain. So ayan siya mga katek. Grounded siya. Grounded siya. Shorted to mga katek. So tingnan natin, tatanggalin muna natin to mga katek itong muspit na to kung mawala ba yung shorted dito sa ating 12 volts line. Ayan, tatanggalin muna natin yan. So yan mga katek, bali lagyan muna natin ng paste. Para hindi masyadong hindi ma-damage yung ating main board. Lagyan natin ng paste. Same nung procedure na ginawa natin na suni mga katek. Yan. So ngayon i-hacker natin to. So mga katek, bali natanggal na natin yung ating muspit, yung nabutas. So yan nga mag preto siya mga katek. Ayan, mag resistance reading muna tayo mga katek ulit kung nawala ba yung grounded or nanatili ba, kasi magtutrubolt naman tayo nito pag nandun pa yung grounded na linya dito sa ating 12 volts line. So yan, bali ground tayo ulit. Tapos point natin dito sa ating, ay naku po, grounded pala sa kapon, grounded pa rin siya mga katek. Ayun, so ano kaya magandang gawin dito mga katek? So kaya pala nasunog yung ating muspit dito mga katek kasi meron siyang grounded dito sa kanyang linya sa 12 volts. So bali dito troubleshoot muna natin ito mga katek, tapos balik tayo mamaya mga katek. Pause muna natin ulit. So yun mga katek, balik na tayo mga katek. At nung na-trace natin yung dito mga katek, ito yung shorted na linya dong sa 12 volts natin sa MOSFET. Kung susundan natin ito mga katek, ayan, ito yan siya mga katek eh. Sama yun? So ito yan siya mga katek banda. Ayan, ito yan siya. So yung connection natin na susundan dito, ito ay pupunta doon sa, naku naman, ang hirap. So ayan, so ito yon, susundan natin yung linya niya. Ayan mga katek. Ayan, dito.
Tapos papunta yan dito mga katek, doon sa mga kapasitor na ito, ayan. Lapit natin na yan at sa IC na ito. So akala ko shorted yung IC nito mga katek. Gusto i-hang up ko sana, kaso yung inuna ko, yung mga kapasitor nito, hinahang ko muna. So ngayon chine ko mga katek, walang problema yung mga kapasitor nito, okay siya. So naging bumalik ako sa linya, baka mayroon pang ibang na-connect na nakunikan bago tayo natanggalin natin to. So nung binalikan ko mga katek, yung nakita ko dito na hindi ko nakita kanina, ayan, meron siyang fusible fuse dito, kinuha ko. Fusible resistor pala, naloko na. So papunta din sa ating MOSFET na ang number nito ay Q4429 or Q4459 pala. Ayan, so tingnan nga natin. No, 4459 nga. So ayan mga katek, bali tinanggal natin itong fusible resistor na papunta dito sa ating MOSFET. So ayun, nawala yung shorted nya. So dito naman banda yung nagkaroon ng shorted na linya. Ayan. So bali na-save na natin yung banda doon sa unahan. Dito naman yung grounded na nakita natin. So ngayon mga katik ay check natin to, kung di kaya ihang natin tong MOSFET na to, baka ito yung may problema. Pero mag ay, mga katik, mag resistance reading nga tayo dito. Kaba naman, ayaw mong kisama. Ayan, draw natin yung kabila. So ito yung linya mga katek, na connected dun sa ating 12 volt na linya. So wala na siyang grounded. So short na natin to. Nako po, nagbago pa ata. So ayan, ayan, ayan siya. Naka resistance tayo. Check natin. So yun, wala na siyang, wala siyang grounded. So dito naman papunta doon sa kanyang fusible. So ayun siya mga katek, grounded siya. Hindi pa naman makita. So ayun, grounded siya. Yung source ng ating MOSFET, grounded. And dito naman tayo sa drain banda. So wala siyang problema, hindi siya grounded. So ngayon mga katik ay dito lang tayo banda magpo-focus mga katik. Check natin itong mga kapasitor dito, baka ito yung, ito lang yung mga problema. So check nga natin yung kapasitor, yung isa dito. Ayan, naku po, ayaw mag-isama. So okay siya. So ito naman yung kabila. So ayun, magkabilaan siya mga katik, shorted siya. So tatanggalin nga natin yung tong kapasitor na to mga katek, baka ito yung may problema. Oh, nawala yung ating tweezer. Oo naman, oo. Wala yung tweezer natin dito. Badlungot. Ano, ano talaga pag-ili tayo yung ano dito, yung baklas. Safe sa. Pre. Pare, nilinigay din. Tungko na yung sugar yun. Tungkik tayo. Madawa lang lang. Dino ba ito ba? Mori siya kay Kuan. So mga katik, mag-check muna tayo ulit kung wala na bang grounded. Yan, kung naririnig nyo. So ayan, so papunta dito. So ayun, wala na siyang grounded mga katek. Check nga natin yung ating tinanggal. So ayun siya mga katek. Kaya pala naputas yung ating MOSFET dahil dito mga katek.
sobrang liit naman. Ayan, grounded siya. So ngayon, hahanap tayo ng papalit nito mga katik, kung meron tayong makita. So ayan mga katik, balik tayo. So bali na ibalik ko na at na napalitan ko na yung shorted na capacitor mga katik. Asa na ba yun? So ayan mga katik, ito yung problema na capacitor shorted. Ayan. So pinalitan natin, balik kumuha lang ako ng capacitor dito sa ating mga spare dito mga katik. So ayan, ito yung problema ng capacitor. Pinalitan ko na, patapos binalik ko na yung ating fusible resistor na papunta dito sa ating MOSFET. Yan, bali dito ako kumuha mga katik ng capacitor. Isang board, si spare nating board. Ito ay galing sa Sharp. So ayan, banda. May kinuha ako sa ituturo nga natin kung saan ako kumuha. So ayan mga katik, kung makikita nyo mga katik, kinuha ko yung isang capacitor dito, ayan. Ayan. So try natin itong kapit mga katik. At itis natin mamaya pag napalitan natin yung ating MOSFET na nasira, yung nabutas. Ayan. So, naibalik natin. So ngayon mag resistance reading tayo mga katik, kung wala naman talagang grounded para makapagpalit tayo ng MOSFET. Hahanap pa muna tayo ng MOSFET mga katik, kung meron tayong makita. Sana ay mapapala rin tayo. So short na natin. So ayan, grounded ground natin yung ating isang T-Sprat. Ayan, nakaground na siya. Ayan. So check natin yung banda dito sa kabila. Ito ay grounded mga katik, grounded. Dito ground yung kabila. Tapos dito, so ayun, wala na siya mga katik. So ngayon, check natin itong ano ba ito? Napa, anak ko po, namatay. Namatay yung ating tester mga katik. Ayan, subasa ulit. Ayan, so check natin yung fusible resistor dito. So ayan, wala na siyang shorted. Then sa kabila naman papunta sa ating MOSFET. So ayun, gumana na siya mga katik. Okay na siya, wala na siyang shorted. Okay na yung ating linya mga katik. Ayan, so okay na siya. Ito kapasitor na itong nabaliktad na pag check natin ay shorted siya. So ngayon wala na siya, hindi na siya nagbabas. Ayan. So ayan, okay na siya mga katik. So ngayon mga katik ay hahanap muna tayo ng pamalit dun sa ating nasirang MOSFET ito. So isi-search muna natin mga katik. So bali magpo-post muna tayo para hahanap muna tayo ng ipapalit mga katik. So yung mga katik, tayo muling nababalik. So bali na-search ito kagabi mga katik, itong ating MOSFET na nabutas na Q4459. Ito ay isang MOSFET na 30 volts P-channel 6.5 amperes. So ngayon mga katik ay may nahanap tayo dito na isang dito sa galing sa isang spare natin na board. Bali yung number nito ay ME9435A. So yung description nito ay isang 30 volts na enhancement mode MOSFET na 5 amperes. So try lang natin to mga katik kung magkakasya ba. So try natin ipapalit to. Bali tanggalin muna natin to, tapos ipapalit natin dun sa ating nabutas na MOSFET. Ayan. Lagyan muna natin ng paste bali na kuha natin yung MOSFET na ito. Ayan. So ayan, okay yung aftermarket. So ayan mga katik, bali nilalagay na natin ngayon dito sa ating nasirang MOSFET na yan. Naku po, bali yung pin number 1 nya dito. Ano ba yan? So ayan,
So ngayon, hihinang muna natin to. Gamit yung ating hot air roulette. Bali, naidikit na natin. Yan. So, ngayon mga katik ay check mo natin mag-resistance mga katik kung wala na ba siyang hindi na ba ito magbabas. Yan. Yung kanina, yung chinik natin to ay nagbabaser siya. So, ngayon mga katik, wala na siya mga katik. So ayun, good na siya mga katik. So ngayon ay balik natin doon sa kanyang unit, tapos mag-check tayo mga katik kung meron na bang lalabas dito or gagana na ba yung ating unit mga katik. So yan, post tayo ulit. So ayun mga katik, so tayo na muling nagbabalik kasama si ayan, ni New Tech, nagbablog din. So ngayon mga katik, bali na ilagay na natin yung ating MOSFET na ipinalit. So bali ito mga katik ay 5 amperes na search ko ito kagabi. So yung original ay 6.5, so pupwede na ito mga katik. Pagtsagaan na natin kasi ito lang yung nakita natin na available. So ayan, so ngayon magche-check tayo mga katik. Nasaan na ba yun? Ayan, plug natin yan. So check tayo ng ating tester. So ayan, yun siyang standby. Itong pang jumper ba? So ngayon mga katik, check natin. So kung itetest natin yung ating MOSFET na ipinalit mga katik, ito yung kanyang drain. So meron siyang ito yung kanyang source. Meron siyang 12 volts. So punta tayo sa ating drain. Ayan, nakapoint tayo. So ngayon zero yan mga katek. So try natin pindutin yung ating power button kanina na hindi gumana kahit ilang pindot natin. Kaya tanong gawin natin pindot ay hindi gumana. So ngayon pindot natin ito mga katek. Oh yun, ayun o, nagkukulay blue na siya mga katek. Oh sige, nagwan na. Ayun o, tapos gumana yung backlight natin mga katek. Tingnan natin sa screen. Uy, yun, meron na siyang smart TV. Wow! Ngayon mga katek, ito pala yung smart TV kasi ito yung kanyang Wi-Fi module o anong tawag dito, Wi-Fi chips. So ginaya lang natin yung mga sinabi ng ating mga katek. Hindi ko talaga ito alam kung anong talagang pangalan nito. So ngayon mga katek, check natin yung ating MOSFET o Wi-Fi receiver. Sabi na ating boss meaning Wi-Fi receiver daw mga katek, kayo nang bahala. Hayaan natin ni Senado ang mag didibate niyan. So ngayon, point tayo sa ating ano ba yan? Sa ating drain na walang boltahe, yung kasi nabutas yung ating Q4459. So ngayon mga katek, test tayo. So ayun, meron na siyang 12 volts mga katek. So gumana na siya. Ayos. Gana sa hangin na na. So check natin yung kanyang gate. Kung may boltahe na ba yung kanyang gate ngayon mga katek. Ito yung kanyang gate. Ayun, meron siyang 6 volts. So ayos. Tingnan natin. Oh ayun, lumabas na yung kanyang no signal mga katek. So ngayon mga katek ay kuklos muna natin to. Kasi gumana na, tapos lagyan natin ng source signal para makapag-display yung ating panel. So yun mga katek, post tayo. So yun mga katek, bali natapos nating isara itong unit. So yan, bali ang model pala nito hindi ko nabanggit mga katek. Ito isang Devant na 40UHB200. Kanyang model, yan. Lipat tayo dito sa ating front table para makapag-test tayo ng maayos. New Tech, shout out! Yeah. Poging-pogi ah. So, ayan mga katek ay plug in natin. Yan.
standby na siya. Standby. So pindutin natin yung kanyang power button dito sa kanyang gilid. Ayan. Ayan. So may nag-blue, kulay blue na siya. So it means gumana na. Ayan. Nabas ang kanyang smart TV. Yung mga ganitong mga smart TV mga katek ay medyo matagal bago lalabas yung kanyang ayan, source input signal. So wala tong remote mga katek, tayo lang natin lagyan ng yung ating napatawag dito flash drive ayan dito sa likod. Ako naman. Tapos balik natin. Ayan. Sa salamat naman at na-detect niya mga katek yung ating flash drive. So lipat natin. Try natin dito sa kanyang mga button kung madadali ba natin. Naku po, hindi gumana. Sigagana sa kanyang button mga katek. Ano ba naman yan? So yan mga katek ay tawagan muna natin yung mayari na ipadala yung remote niya dito sa shop kasi hindi natin makontrol doon sa kanyang button. Hindi tayo makapag-play doon sa ating flash drive. So at least mga katek, nakikita niyo na gumana na yung ating ginawa mga katek. Ayan na siya. So hayaan lang natin yan na aandar para ma-burn test natin kasi tumawag lang yung mayari pagkakukunin natin yung mamaya. So at sana'y may natutunan kayo mga katek sa ating ginawang video ngayon sa araw na ito. At salamat sa mga bago nating mga kaibigan at sa mga matagal nating kaibigan na walang sawang tumangkilik sa ating mga ginagawang video. Maraming salamat sa inyong lahat mga katek. To God be the glory. Thank you so much.